Actually, nung nabuntis kasi ako is not a plan. Parang meron kasi akong pinaghahanda. Kumaga, marami akong competition and yung taon na yun is SEA Games. Kailangan ko mag-resign dahil nabuntis ako at syempre kailangan ko alagaan yung sarili ko. So if you don't train every day, they didn't pay you. It's a shame what happened to Maris. She gets pregnant and she can't compete in the SEA Games of 2013. So instantly, you're out of the national pool and her income goes to zero. So the first thing I did to help was I stepped in. I said, I will pay everything until you re-earn your spot on the national team. Push arms, bend those elbows, push. Dumating na yung time na sumuko na ako, pero sabi niya, hindi. Hanggang Olympics tayo, kaya pa natin to. Parang hindi ko naman siya kapamilya, pero tinitingala ko siya. Good job. Siguro kasi sabi nga nila ang larong athletics is larong pang mahirap. Nahuna namin sa school namin, walang basketball kasi wala namang court. So ang meron lang doon, tatakbo, tatalon ka kung saan-saan, lupa lang yun. Siguro yun na yung, kumbaga, ang, hindi naman talaga pinanganak na magiging long jumper. Kumbaga, pinaghihirapan mo yun, pinagtatrabahoan. So, sa awa ng Diyos naman, doon ako nag-excel. Oh, see? Yung pagkakaroon ko ng asawa at anak, eh malaking ipinagbago ng buhay ko at katawan ko. Dati, after training, nagpapahinga ka. So ngayon, gusto mo magpahinga. Minsan, nandyan yung anak mo, gustong kipagkulitan sa'yo. Hindi mo naman pwedeng... If you look at the data, many successful athletes have come back from pregnancy better than they were before. Not only from a physiological basis, but from a psychological basis. 6.8. Sana ko magaling or sana ko nakakalamang sa kalaban ko. I think yung landing ko. So, the way na mag-extend ako ng paa. Pag minsan mag-fail ka sa isang competition, naisipan ko rin mag-retire. Pero, siyempre, dahil siguro love ko yung sports, namimiss ko kasi maglaro eh, nag-i-enjoy. Yun kasi yung pinaka-importante sa paglalaro mo, yung pag gusto mo yung ginagawa mo, talagang mahirap iwanan. And number one, 6-6-0! Proud of the role model that she has become, showing women around the world, young women in this country, you can be a mother and you can pursue your professional dreams.